Matapos may labas ng NBA veteran at San Miguel Beerman import ang kanyang totoong laro kontra Meralco Bolts noong nakaraang Sabado, na kung saan kumamada ito ng 57 puntos upang tulungan ang Beerman na manalo kontra Bolts na nagtapos sa score na 115-110. Ay maraming ang basketball fans at mga PBA insiders ang nagsasabi na ang San Miguel Beerman ay isa sa mga team to beat ngayong import-laden conference. At syempre ang pagsisimula ng pagbulusok ng laro ni Shabazz Muhammad. Ayon pa kay Shabazz Muhammad, masaya siya sa kinalalagyan ngayon sa San Miguel Beerman. At ang gusto niya mangyari ay matulungan ang San Miguel na magkampiyon ngayong komperensya. Pero hindi nga ito madali dahil inaasahan na higpitan ang pagdedepensa sa kanya. Pero tiwala naman si Muhammad na may firepower sa mga local players katulad nila June Marpajardo na malakas sa loob, Marcio Lassiter na pwedeng tumira kahit saang angulo, at si Terence Romeo naman na may mataas na basketball IQ. Dagdag pa ni Shabazz Muhammad, nagsisimula pa lang siya at marami pang pwedeng asahan. Sinabi din ni Muhammad na ramdam niya ang pagmamahal ng San Miguel Beerman sa kanya at mga supporters nito. Patungkol naman sa ating bansang Pilipinas, inamin ni Muhammad na na-love at first sight siya dito. Or sigido nga ang TNT Tropang Giga na makuha ang twice to beat advantage sa quarterfinals matapos talunin nila ang Terra Firma Jeep na nagtapos sa score ng 127-107. Ayon pa sa rookie sensation at last Philippine Cup Finals MVP na si Mikey Williams, medyo may lapses pa sila sa kanilang depensa kontra Terra Firma Jeep na kailangan tuunan ng pansin upang maging handa para sa paparating na quarterfinals. Pero masaya naman si Williams dahil kompleto na ang kanilang lineup dahil sa pagbabalik ng mga injured players katulad nila RR Pogoy, Troy Rosario at Kip Montalbo. Dagdag pa ni Mikey Williams, naghahanda sila ngayon para sa kanilang huling laban sa Biyernes kontra Northport Batampier na magbibigay sa kanila ng twice to beat advantage kapag nanalo. Aminado naman si Williams na kailangan pagandaan ang Northport o kahit anong kupunan dahil lahat naman ng kupunan sa liga ay magagaling. At syempre bilog ang bola, so mahirap baliwalain ang kalaban, lalong-lalo na ang Northport Batampier na galing sa limang sunod-sunod na panalo. Hindi nga inaasahan na matatalo ang Magnolia Hotshots pambansang manok sa kanilang huling laban kontra Blackwater Bossing ngayong conference. Dahil aminin man natin o hindi, ang Blackwater Bossing ay ang pinakakulelat na kupunan sa liga na may 29 game losing streak na siyang pinakamataas sa PBA history. Ayon pa kay Coach Chito Victolero, nag-relax sila sa depensa kontra Blackwater Bossing at inayaan nila ito na tumira ng tumira na nagresulta sa pagkatalo nila sa kanilang huling assignment ngayong conference na hindi sana nangyari kung naisagawa lamang ng maayos ang game plan. Dagdag pa ni Coach Chito Victolero, tanggap niya na ang kanyang kupunan ay ang kaisa-isang kupunan na tinalo ng Blackwater Bossing ngayong conference at ang kupunan na nagpahinto sa 29 game losing streak ng Bossing. Aminado naman si Coach Chito na isa itong wake up call para sa kanila para sa paparating na quarterfinals. Bago tayo magtapos, shoutout muna kinabiyahe ni Welski, Katz Aquino Dugusin, Jomel Espina Paner, Joshua Giray from Tondo, Manila, at sa Giray, Rosales at Espeo Family, RG Bueno, Ronald Berbosidad, Enrico Angshoko, at si Jason Mendoza. Hanggang dito na lang tayo mga chong, at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B, adios!